back to my channel. Sobrang natutuwa ako, tsaka natutuwa, at tsaka masaya. Kasi, na-excite ako sa gagawin ko ngayon. Totoo niyan, may iba talaga dapat akong i-film ngayon. Sobrang layo sa gagawin ko ngayon. Kaya lang, nag-cringe kasi ako dun sa bala kong gawin. At tsaka, ewan ko kung magugustuhan yun. Eh, kapag nagpa-comment naman ako sa bala, alam ko naman, hindi kayo magsasalita. Pero, sasabihin ko na nga. Parang, nafe-feel ko kasi magbigay ng love advice. Kasi, parang nakikita ko sa mga newsfeed sa iba-ibang social media apps. Kapag nag-i-scroll ako, parang, puro may kinalaman sa mga ano nila, problems, love problems. So, parang napag-isip-isip ko na magbigay ng advice. Pero hindi ko alam kung ka-video-video ba yun or magugustuhan nyo ba. Kasi ako pa lang mismo, nakikringe na ako sa sarili ko. Kanya, kanina ko pa dapat yung gagawin pero hindi ko nagawa agad. Buti hindi ko nagawa agad kasi parang mas bet ko talaga itong naisip ko ngayon. Tapos, kaya hindi ako nakagawa agad. Kanina pa dapat. Kasi may naipit na butiki sa pintuan ko. Sa lahat ng pinto dito sa bahay, dun pa talaga sa pinto ko naipit. Tapos, hindi ko agad nalaman. At saka, hindi ko sinadya ipitin yun na. Ba't ko gagawin yun? Tapos, hindi ko kaagad nalaman. Nakakaamoy nga lang ako ng bulok. Tapos, akala ko basura ko lang. Nilabas ko yung basura ko. Wala naman ka kung nabubulok dun sa basura ko. Ganyan. Pwede sinabi ko na sa lola ko. Sabi ko, lola, may nabubulok. Ay, ano, may nabubulok dun sa papunta sa kwarto ko. Sabi niya, baka may namatay na ano. Naisip ko na rin yun. Pero wala namang daga or what dito sa taas. Butik eh, madami. Na baka may naipit sa pinto ko. Yun na. Tapos, parang may light bulb. Tutung, nga, no, baka may butik eh. Di chinik po, meron niya bantang taas. Tapos, hindi ko siya agad mapapansin kasi nasa ganito ko. Doon siya naipit. Tapos, nag-ipon din ako na sa loob. Natanggalin siya doon. Kasi, ang gano'n kasi tingnan na ano na siya. Di ko na ikukwento. Basta kakaiba yung amoy. Tapos, hindi ako makapag-video kasi nga ang gano'n amoy dito sa kwarto ko. Tapos, kaya wala din ako dun sa kama kasi kahit nakatanggal siya sa pinto, may amoy pa rin. Nilagay ko na ng alcohol, nilagay ko na ng Glade. Pero andun pa rin, naghalo lang. Tapos, ayan. Buti na lang. Nangyari din yan. Talagang siguro everything happens for a reason kasi nga na-udlot or napigil yung pag-film ko nung bala ko na love advice. Pero pwede pa rin kayo mag-comment kung type niyo yun. Naisip ko yung about sa mga damit, yung may gagawin ako sa damit ko. Kaya lang, nakita ko kasi sa analytics, nakita ko yung mas marami na audience ko lalaki. So, magugustuhan ba nila yun? Wala silang paki doon. Gagawa ko ng mga damit-damit. Wala silang paki doon. Meron din naman ako audience na babae. Pwede ko rin gawin in the future. Pero ito muna. Kasi bigla lumapasok sa isip ko. Ta-da! Wow! Ang 5th grade diary ko na grabe kwento nito. Promise, iniyakan ko pa to. Nang matindi. Nung bata ako, para lang bilan ako. Kasi 120 pesos to. Alalang-alala ko pa yung presyo nito. 120. Kasi para sa akin, nung bata ako, pag 100, pag narinig mong 100, 100 plus, ano na, sobrang mahal na. Parang sa isip ko pa lang, nahaharangan na ako, na may belief na ako sa isip ko pa lang, na imposible ibili nila ako noon kasi ang mahal, 120. Tapos, na-share ko pa rin sa kanila, parang tinaray ko pa rin. Niyakan ko talaga siya. Niyakan ko siya, tapos naghati pa sila mami, na parang dinagdagan, parang 100 kay ano. Tapos, ay, nakasulat yun dito, alam ko. So, babasahin na natin, tapos magre-react. December 13, 2006. Ilang days after ng birthday, my diary. Erica Esther Romero, may pangalan ko pa. From Lola Rosita Isang. Wow, kompleto! Kompleto pa yung pangalan. Yan! Ah, mas mataas yung kay Lola. Mas mataas yung binigay niya. 100. Ay, kaya ko pala ito nagustuhan. Kasi meron siyang padlock. Yun talaga yung pangarap ko ng bata ako. Yung diary, may padlock. Para may privacy. Kaya lang nawawala na yung padlock niya. Tapos, noong time pa na yun, mahilig ako sa green. Ay, may kwento yun! May kwento yun kung ba't ako mahilig sa green nung bata ako. Next time ko na ikikwento, natatawa ako kung bakit. Dahil green nga, tapos may flowers pa, tapos may kitab na ganyan, tapos may padlock pa. Sorry, napakagulo ng buhok ko. Hindi na ako nakapag-ayos kasi para dito eh. Parang bahala na kung ano na lang itsura ko sa bahay. Next page!
December 12, 2006. Ah! Mas nauna akong ginawa to. Kasi may pinagawa sila sa akin. Shocks! May pinagawa sila sa akin kapalit nung diary na to. Pinasulat yung kasunduan namin. Bilang kapalit ng diary na gusto ko, mula ngayon, lahat ng kabutihang asal ay gagawin ko. Parang napakasabahay kong bata. Number one, iinom ako ng gamot. Kahit anong gamot. O vitamins, natutuwa talaga ako. Grabe man pala, may kasunduan pa. Iinom ako ng gamot. Binasa ko na pala yun. Kahit anong gamot o vitamins, katulad ng salabat, ay iinomin ko. Hindi ko minicheck na ganito yung ginagawa namin kasunduan ko. Pati ba naman yun? Lahat ng kabutihang asal ay gagawin ko para sa akin at sa aking mga kapatid. Parang napakasama akong tao. 5. Hindi na ako sisigaw kapag ako ay kinakausap. Pala sigaw. Kanino kaya ako natuto? Yun pa yung last 5 lang pala yun. Alam na tatandaan ko si Lola yung nagpasulat sa akin ito. Ipinapangako ko na ang lahat ng ito ay gagawin ko. Tapos yun pa, nakapirma pa ako. Dear Diary, alam mo ba, mahal na mahal kita. Kasi dahil sa'yo ay magbabago na ang ugali ko. At nalaman ko na mahal ako ng aking kulang at pati na rin ni Lola. Shocks! Sabi yan, nakaka-cringe talaga. Parang analing ko pa managalog. Tapos yung may nalaman ko na mahal ako. Tapos yung meron pa. Tapos kaya kausap ko yung diary ko. Masabi ko sa diary ko, mahal na mahal ko siya. Pero weird lang. Sasabihin mo dito, sasabihin ko sa diary, I love you diary. Ganun talaga siguro. Kasi ito yung napag-openan ko that time. Alam mo, ngayong araw na ito, excited akong mag-uwian. Kasi excited na akong mabili ka. At saka buti na lang, shortened period. Kaya madali ako nakauwi. Ganun kasi tawag sa amin nung LM dito, nung nalipat kami dito. Parang mas common na term yung half day. Kaya madali ako nakauwi. Alam mo ba kung kailan kita unang nakita? Wow, kinuwento ko pa talaga dito. Una kitang nakita noong December 9, 2006 sa SSG. Balak nga kitang bilhin. Kaya lang, pagkakita ko sa presyo mo, $120! Kaya hindi ako nakabili kaagad. Naisipan ko na pag-ipunan kita. Kaya lang talagang mahal. Kaya natakot ako kasi baka maubos ka. December 12, 2006 ng painumin ako ni Lola bago pumasok sa school. Nasa labat. Sabi daw ni Lola, bibigyan daw niya ako ng pera. 20 pesos. Kapag inubos ko yun. Ay, naubos ko! Tapos, binigyan ako ng 20 pesos. Noong gabi na, umiiyak ako. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa sabi ni Lola, ako ang magbibigay sa'yo. Kumuha ka ng papel na malinis at ballpen. Sabi ko, wala akong malinis na papel eh. Siyempre, umiiyak ako nun. Tapos si Lola ang naghanap. May pinasulat siya sa akin. Bilang kapalit ng diary na gusto ko, gagawin ko lahat ng may kabutihang asal. Tapos, binigyan niya ako ng 100 pesos. Tsaka kinuha niya yon 20 pesos na una niyang binigay. Kaya naging 120 yun kasi pinainom ako ng salabat ni Mami. Tapos binigyan niya ako ng 20. Bago pa ako binigyan ng tuluyan ni Mami ng 20 pesos, pinainom pa muna niya ako ng salabat. At ngayon, nabili na kita! Smiley. Love, Erica. Dear Diary, alam mo ba ngayon, sabi daw ni Lola, yung pangako ko, napapako, para bang nasasaktan siya. Ayoko nakikita ang nasasaktan siya, kaya lang hindi ko sinasadya na magpasigaw. Napasigaw, at saka gusto ko talagang matulog sa room nila Lola. Kasi mas presko doon, mas masarap, mas malamig, kaya napasigaw ako. Ayoko dyan! Gusto ko dito! Pero hindi ko sinasadya na mapasigaw. At saka noong inilipat ko na yung mga gamit ko sa bagong bili ni Mami na bag, sabi ni Mami, bakit mo inilipat yung mga gamit mo dyan? Gagamitin mo na ba yan?
At eh kasi hindi ko naman alam na sa January pa ipapagamit sa akin yung bag. Tapos sabi ko, sa Monday gagamitin ko. Kasi na-shook ako no. Naalala ko yung moment na yun. Na pinagalitan ako kasi nililipat ko na yung gamit ko sa bagong bili na bag. Hindi naman ako aware na January pa pala ipapagamit. Ah, diba magbabakasyon ng December tapos napasukan sa January pa pala. Na-shook ako eh kasi nasiguan ako. Tapos edi napasigaw din ako. Kasi yung parang yung approach sa akin, parang, ano ba nilalagay dyan? Gagamitin mo na ba yan? Napasigaw tuloy ako. Tapos sabi ni Mami, sa January 2 mo pa yan gagamitin. Nagulat tuloy ako. Naiisip ko, sa January 2 pa? Hindi ko naman alam na sa January 2 pa ipapagamit yon. Excited pa naman ako. Yun nga, hindi ko nga alam. Sinabi ko lang sa inyo. Tapos parang napahiya ako. Kaya napasigaw na naman ako. Sa January 2? Sa January 2 walang pasok! Kasi parang napahiya ako nandun sa bahay, sa family. Kasi nga parang excited na excited ako gamitin yung bag. Tapos yun pala eh, ano, tapos nasigawan pa ako. Siyempre, nakakahiya. Kasi parang napagalitan ako. Sa bagay na hindi ko naman alam. Parang defense mechanism. Bata ako noon, parang nasusok lang din ako. Bakit ako sinisigawan? Tapos, wala naman ako alam dito. Tumigil na ako, tapos nadigo na ako. Love, Erica S. Doruman. Yung mga kwento ko dito parang biting. Bigla na lang may love na sa dulo, tapos alam mo na tapos na yung entry. Dear Diary, alam mo ba? Umiiyak ako ngayon, pero tumigil na ako habang nagsusulat sa'yo. Umiiyak ako ngayon kasi yung bag binawi ni Mommy. Kasi daw, hindi ko daw siya sinusunod. Eh, may utos din si Lola. Eh, mas nauna si Lola mag-utos. Tapos ginagawa ko yung utos ni Lola, inutusan ako ni Mommy. Eh, kahit tapon mo nga itong mga diaper ni Baby. Kasi si Baby pa kasi yung bunso namin kapatid nun eh. Hindi ko sinunod, tapos nagalit siya, sabi niya, babawin ko yung bag mo! Tapos, inalis niya yung mga gamit ko sa bag. Na bago, tapos umiyak ako, tapos sabi ko, eh may inutos din si Lola, eh mas nauna siya nagutos kaysa sa'yo. Tama nga naman. Alam mo, papanig, kahit papano, papanig ako dun sa ano ko ha, sa past self ko ngayon. Kasi may point talaga yung batang yun. Bakit? Sabay-sabay, syempre, isa lang naman siya, di ba? Teka muna, parang ganun. Tapos ang ano agad eh, pang banat agad, bawian ng bagong bag na sobrang excited ako gamitin. Syempre, ang sakit nun para sa akin. Tapos, tinuloy ko yung pagsasalita ako. Sabi ko, at saka maraming lamok doon, natatakot ako, iipunin nyo yung diaper dyan, tapos ipapatapon nyo sa akin. Di ba may point? Naipon kasi sa loob yung diaper. Tapos, pag iulos pa, tapon mo nga ito. Tapos, pag itatapon mo dun, punong-puno ng maliliit na ano, insekto. Tapos, kapag ipapatong mo yung plastic ng mga diaper, nagliliparan sa mukha mo. Tapos, kinurot ako ni Mommy. Tapos, kinuha ko yung bagong bag, tsaka yung red na bag na pinaglagyan ni Mommy ng gamit ko. Tapos, linipad ko ulit yung gamit ko sa bagong bag. Love, Erica D. Yung red na bag, bigay yun ni Mayor Atienza. Dear Diary, umiyak na naman ako kasi kinuha na naman ni Irene yung bag. Yung kapatid ko naman yung kumuha this time. Tapos, binubuksan-buksan niya. Nakakainis talaga kasi, di ba, alam ko, ang alam ko, akin yun. Tapos, pinapakailaman ba naman, parang binubuksan-buksan, parang inuusisa. Tapos, sabi ni Irene, Mami, di ba sabi mo sa akin na to? Mas nakaka-trigger yun. Nakakainis talaga. Tapos, sabi ko naman, eh kaya naman, hindi ko tinapon yun kasi natatakot ako eh. Hindi ko na itutuloy kasi sabi daw ni Irene, sa akin na daw yun. Tapos sabi daw ni Lola, joke lang daw na ibibigay yun kay Irene. Joke naman pala, parang panakot lang. Dear Diary, sorry ha, natuluan ka ng luha ko kasi hindi ko mapigilang umiyak kanina eh. Sorry talaga ha, pabayaan mo, aalagaan kita. Sorry talaga ha, patawarin mo na ako, hindi na maulit, promise. Ang cringy. Ba't ka ba ganito magsalita, Erica, 10 years old? Dear Diary, alam mo, sabi daw ni Mami kapag nag-top 1 ako sa third grading, bibigyan niya ako ng 1,000 pesos, tapos dadagdagan pa ni Lola ng 1,000 pesos, kaya magiging 2,000 pesos. Yehey! Sana mag-first owner ako sa third grading. Ayoko kasi ng second or third, kasi pag second, 500 pesos lang. Pag third, lalong bumaba, 100 lang.
Kaya gusto ko maging first honor. Sana matapad yung wish ko, maging first honor sana ako lang Erika. Pero alam ko hindi nangyari yun. Alam ko hindi nangyari yun. Ang pangit na motivation ng pera para lang mag first honor. Dapat payo ko sa mga bata, enjoyin mo. Dapat yung may natututunan ka talaga na tumatatak sa isip mo, hindi yung inaran mo lang para lang sa reward. Hindi yung inaran mo lang para lang may makuha ka. Yung inaran mo kasi gusto mong aralin. Kasi yun yung tatatak talaga sa isip mo eh. Tapos, paglipas sa panahon, dala mo pa rin, nasa isip mo pa rin, ayaw yung natutunan ko that time. Ako kasi ano eh, wala na ako naaalala ngayon. Naitapon ko na lahat ng napag-aralan ko. Dear Diary, alam mo ba, binigyan ako ng regalo ngayon ni Joanne, yung red ball pen na pinasulat ko sa date. Ayaw mo ba ng kulay na yun? Tinatanong ko yung diary ko kung ayaw niya ng kulay na yun. Baka sumagot. Kasi color red eh, hindi ka kulay ng page mo. Kung ayaw mo, hindi ko na uulitin. Sa susunod, at saka noong pumunta kami sa Fujifilm, tinanong ko kay Rebecca kung may diary doon na mas mura sa'yo. Sabi niya, meron dun. Meron nga, cute din siya. Pero mas maganda ka pa rin sa iba. Tapos bibili sana siya ng diary. Kaya lang, puro mahal. Kaya sabi niya, notebook na lang. Tapos noong umalis na kami sa SSG, may nadaanan kami tindahan. Nagtanong siya kung magkano yung diary. 25 pesos lang daw. Ayan, kasi yung daw nasa kabilang page. Grabe, ang mura! Ito yung SSG kasi, tindahan yun sa parang supermarket sa Manila, nung nasa Manila pa kami. Parang pandayan dating dito, pero alam ko may grocery din doon. Naisip ko, tapos... Ay, isip ko lang pala yun, yung grabe ang mura, naisip ko. Tapos sabi niya, ang ganda yung design niya, princess, tapos ang kapal. O, naalala ko yung itsura ng diary na yun. Wala siyang padlock. Pero makapal, parang pabook yun dati. Then hardbound. Wow! Tapos, kaya ang ganda din. Tapos 25 lang. Pero alam mo, hindi kita ipagpapalit sa iba. Gusto ko lang sila bilhin kasi drawing-drawingan ko lang at iba pang gusto kong gawin sa kanya. At saka yung sa language na assignment namin. Sorry ha, nagkabaliktad yung letter. Then, nag-apologize pa ako sa diary ko. Tapos, binubola-bola ko pa. What the heck? Hindi kita ipagpapalit. Ano lang yun? Ano ko lang yung dodrawing-drawingan ko lang yun? Visit! O yun, dami ko talagang alam! Gumagawa na ako ng YouTube banner ngayon or yung channel art. Kung interested ka, pwede-pwede makakontakin yung mga sample ko. Ayan, ilalagay ko dyan. 50 pesos lang siya. Pwede mo bayaran through GCash, Paymaya, or bank transfer. Gumagawa din ako ng intro at outro to be uploaded yung samples later. Pero, kung may tiwala ka naman na sa akin, pwede-pwede ka nang mag-approach. Kung nag-enjoy ka sa panonood nitong video na to, huwag mong kalimutang pindutin yung like button at huwag mong kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Thank you for watching! See you on the next video!